unang una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw po, Boss Chris. Nais ko lang pong ibahagi itong karanasan ko sa probinsya namin. Tubong Samar po ako at lumaki talaga ako kay Lola. Yung totoong mga magulang ko kasi ay nakatira sa Maynila noon. Doon sila nagtatrabaho at gusto ni tatay na kay Lola ako lumaki. Bali nung time na iniwan nila ako kay Lola, siguro 6 na taong gulang ako. Palagi akong umiiyak noon kasi hinahanap-hanap ko silang dalawa. Umuupa lang po sila noon sa isang bahay paupahan at mahirap man sa akin pero magkasama na din naman kami ngayon. Bago ko po simulan ang kwento, tawagin niyo po ako sa pangalang Tanya. At ang karanasan ko pong ito ay talagang kakaiba. Hindi po ito masyadong nakakatakot pero sana po ay magustuhan niyo. Nangyari ito noong 19 anyos ako, dito sa isang bayan sa Samar. Nagagalit noon si Lola kasi ginabi ako ng uwi. Galing kasi kami ng mga kaibigan ko sa bahay ng kaklase namin. Gumawa kami doon ng proyekto. At ang dahilan kung bakit nagagalit si Lola ay nang dahil mahigit 1 oras ang lalakarin bago makarating sa baryo namin. Delikado daw, baka mapagtripan ako, maengkanto, maaswang at kung ano-ano pang sinasabi ni Lola. Lalo pa at babae ako. Naiintindihan ko ang gustong iparating ni Lola, kaya humingi na lang po ako ng pasensya sa kanya. At nang dumako na ako sa kusina para kumuha ng kanin, bigla akong nanlamig. Parang niyakap po ako ng malamig na hangin noong sandaling iyon. Kagad ko namang biniro si Lola na baka may umakap na engkanto sa akin. Talamak po kasi ang kwento doon sa amin pagdating sa mga engkanto, lalong-lalo na sa aswang. Mayroon din po akong karanasan sa aswang, pero uunahin ko muna itong tumatak talaga sa akin. Sinabihan ako ni Lola na huwag akong magbiro kasi baka magkatotoo. Ika nga nila, mag-ingat sa mga hinihiling natin kasi baka magkatotoo. Hindi nagtagal ay sabay kaming naghapunan ni Lola. Hindi po talaga kumakain si Lola kung hindi kami magkasabay. Kahit nagutom na po ito ay titiisin niya. Pagkatapos naming kumain ay agad kaming tumambay malapit sa bintana. Nagkwentuhan kami ni Lola ng mga bagay-bagay habang mayroon itong ginagawa. Maya-maya pa, habang nakatingin ako sa labas ng bintana, may nakita akong lalaki na nakatayo sa harap ng bakura namin. Tawag ito ng tawag. At nung nilapitan ko itong lalaki, mayroon po itong inabot na litrato. Litrato po iyon ni nanay. At nagsabi ito na baka daw nalaglag ko iyon habang naglalakad ako. Boss Chris, yung litrato kasi ni nanay at tatay ay palagi kong daladala kahit saan man ako magpunta. Inilalagay kong mga ito sa aking maliit na wallet na noon ay sobrang luma at meron na pong punit sa kabilang bahagi. Kaya hindi malayong malaglag ang litrato. Ang pinagtataka ko lang po kung paano niya nalaman na pagmamay-ari ko ang litratong ito. Kasi unang-una, hindi ko po kakilala ang lalaking iyon, ni hindi nga siya pamilyar sa akin. Doon ako lumaki kay Lola, pero ni isang beses hindi ko po siya nakita sa baryo na iyon. Agad ko namang inabot ang litrato at nagpapasalamat ako sa kanya kasi iyon lang ang bukod-tanging litrato ni nanay at tatay na meron ako. Agad naman itong nagpakilala
Ngunit hindi ko na lang po babanggitin ang totoong pangalan niya kasi sinabihan po ako ng albularyo na huwag daw. Sige, maraming salamat at magandang gabi. Sabi ko noon sa kanya, tawagin natin po siya sa pangalang Norcadre. Walang anuman, magandang gabi ho sa inyo. Sagot niya at sigaw habang kumakaway kay Lola. Agad din naman itong umalis at tinanong ako ni Lola kung sino iyon. Ang unang sinabi ni Lola, guwapo daw ito Boss Chris. At totoo nga naman, mestizo, matangos ang ilong at yung mga mata niya ay medyo duling. Pero hindi po yung literal na duling, konting-konti lang po. Napasabi itong si Lola na huwag ko na daw itago ang katotohanan kasi alam daw niyang nanliligaw ito. Ako naman deny ako ng deny kasi hindi ko nga kakilala yung lalaking iyon at pinagdududahan pa ako ni Lola na baka sa tuwing wala ito sa bahay may pumupuntang lalaki. Kinaumaga nagtanong-tanong talaga si Lola sa mga kapitbahay namin kung meron ba talagang namamasyal na lalaki sa bahay maliban sa mga kaibigan kong babae. Ngunit wala pong nakuwang impormasyon si Lola kasi nga nagsasabi ako ng totoo. Sa mga sumunod na araw, bumalik po ulit si Norcadre at sa sandaling ito, may dala po itong rosas. Mahigit 10 rosas po ang ibinigay niya. Imbis na magalit si Lola, natuwa ito nang dahil yung mga rosas ay mayroon pa pong mga ugat pwede pang itanim. Eh si Lola ko po noon ay talagang maalaga at mahilig sa mga bulaklak. Punong-puno po ang bakura namin noon ng mga bulaklak. Mas nauna pa siya kaysa sa akin noon. Inabot niya ang mga bulaklak at pinapasok itong si Norcadre. Umupo kami sa harap ng bahay at nag-usap. Doon ay kinilala namin ang isa't isa. Mayroon din naman siyang sinaming lugar na kung saan siya nakatira. At malapit lang yung tirahan nila sa lugar ng kaklasiko na pinuntahan namin noong nakaraang gabi. Mabait naman itong si Norcadre, maginoo at makaluma po yung pananalita niya at pakikitungo. Doon pa lang po ay kaagad akong nahumaling sa kanya. At lumipas ang isang oras, kaagad itong nagsabi na uuwi na daw ito at parang nagmamadali po siya. Palingon-lingon siya sa paligid na animoy mayroong nakikita. Hindi nagtagal ay nagpaalam ito sa akin at babalik lang daw siya sa susunod na araw. Lumipas ang 5 araw, bumalik ito sa bahay. Formal siyang nagsabi sa akin na liligawan niya ako. Ako naman sinabihan ko po siya na ipakita niya muna sa akin na karapat dapat ko siyang mahalin. Siyempre may iba't ibang standards din po tayong mga babae. Simula nung napapadalas pong pagpunta ni Norcadre sa bahay, mahigit 1 buwan po siyang nanligaw sa akin. Pero may kung anong nag-uudyok sa akin na huwag ko muna siyang sagutin. Tila ba hindi ako kumbinsido sa pinapakita niya? Parang nakukulangan ako. Parang may kakaiba. Dumating itong araw na nandoon si Norcadre sa bahay namin. Tumatambay po kami sa labas ng bahay. At dumating si nanay at tatay. Ito yung pinakahihintay kong araw na magkita-kita silang tatlo. Para formal ko pong maipakilala si Norcadre at makilatis ni tatay. Yung expectation ko po nung sandaling iyon ay magiging tahimik ang lahat. Nung pumasok po si nanay at tatay sa bakuran, kagad akong nagmano kay tatay at kinamusta niya ako. Normal ang inaasta ni tatay noon. Na parang wala lang. Ngunit hindi nagtagal. May sinabi itong si nanay. Naku, may kasama kayo dito. Pero hayaan na natin. Basta wala itong ginagawang masama. Boss Chris kami naman ni Lola ay nagtaka nung sandaling ito. Kagad akong tumayo. At pinakilala ko si Norcadre kay nanay at tatay. Ngunit ang sabi ni tatay na ikinagulat namin ni Lola. Ha? Wala namang tao dyan, Tanya. Huwag mo kaming lukuhin. Sagot naman ni Lola. Ano ka ba anak?
Siya si Norcadre. Huwag ka nang magbiro. Manliligaw ni Tanya. Ngunit Boss Chris, nakita ko si Nanay na nanlalaki ang kanyang mga mata at parang takot na takot ito habang nakatitig kay Norcadre. Engkanto yan. Pinaglalaroan tayo. Agad po na hinimatay si Nanay. Agad din namin siyang binuhat at ipinasok sa loob. Ngunit sa paglingon ko, wala na po si Norcadre sa labas ng bahay. Inikot ko pa noon ang buong bahay. Ngunit wala po siya doon. Lumabas pa talaga ako ng bakuran noon. Lumipas ang ilang oras, nagising si Nanay na nagpapanik at nagsabi ito kung andoon pa ba si Norcadre. Doon niya po isiniwalat sa amin ang lahat kung sa paningin namin normal si Norcadre. Sa kanya naman ay isang maitim at walang mukha. Nagsabi naman si tatay na wala talaga itong nakikitang tao o anumang nilalang na sinasabi namin. Kinabukasan, nakita po namin na yung mga rosas ay nalanta. At nung hinawakan namin ni Lola, mabilis itong nadurog na parang mga abo. Lumipas ang mga araw, nanaginip ako. Ito yung pinakamasamang panaginip ko so far. Nasa kalagitnaan daw ako ng kakahuyan. Pamilyar sa akin ang lugar na ito. Ito yung daanan papunta sa bahay ng kaklase ko. Hinila daw ako ni Norcadre at pumasok kami sa isang malaking bahay. Ipinakilala daw niya ako sa kanyang pamilya at agad naman akong inasikaso. Sa panaginip ko, nagsasabi daw ako na uuwi na ako kasi naririnig ko ang boses ni Nanay sa kanang tenga ko kahit na hindi ko naman po siya nakikita. Tumanggi po akong kumain sa pagkaing pinapakain nila. Hanggang sa sinubuan daw ako ni Norcadre ng maraming kanin. Puwersahan po ito. Hindi ko po talaga nilunok iyon. Ngunit pilit niyang pinapalunok sa akin. Umiiyak na daw ako nung sandaling iyon. Hanggang sa nakarinig ako ng dasal sa kanang tenga ko. At sinabayan ko po ito habang umiiyak daw ako. Hindi nagtagal. Naging kulay itim ang paligid. At minulat ko ang aking mga mata. Hinahabol ko na ang aking hininga. Lumingaling ako sa paligid at nakita kong nagdadasal si Nanay. Kaagad naman akong pinunasan ni Lola at sabi nila pinapangungot daw ako. Sinabi ko rin sa kanila kung sino ang napanaginipan ko. Sa araw na ito, dinala ako ni Nanay at Tatay sa albularyo. Binigyan ako ng proteksyon. Isa po itong dasal. Magaling pong albularyo na ito at alam na alam niya kung ano ang nangyari sa akin kahit na hindi naman namin sinabi sa kanya noong una. Natipuan daw ako ng isang engkanto noong napadaan ako malapit sa kanilang bahay at pumasok sa isip ko ang lugar ng kaklase kong dinaanan namin at yung lugar sa panaginip ko ay iisa. Sabi naman ni tatay, may mga kwento talaga sa lugar na yon na mahirap ipaliwanag. Simula nun Boss Chris, nawala lang din naman ang pagpapakita ni Norcadre at hindi na rin ako ginagambala sa aking panaginip. Ito yung hinding-hindi ko talaga makakalimutan. May isang kwento pa po akong ipinadala. Tungkol naman po ito sa karanasan ko sa aswang. Sana po ay mabasa nyo. Tanya ng Samar.